What's up mga ka-snipe? What's up Luzon, Visayas, Mindanao? Lalong-lalo na yung ating mga OFW. What's up sa inyo dyan mga ka-snipe? Ingat-ingat kayo dyan ha. Oo, andito na naman ang inyong kapatid si Archer Sniper. Magbibigay sa inyo ng update tungkol sa kay Tatay Jimmy. Isa po siya mga ka-snipe ngayon na sinusubaybayan ko at nung nakarang araw po kasi may isang concerned citizen na tumawag sa akin at nag-message sa aking Facebook page at binalita na si Tatay Jimmy daw humihingi ng tulong sa akin na nandun sa Jose Reyes Hospital sa may San Lazaro, Maynila. Oo. At ngayon na aking na napuntahan doon at na i-vlog ko nga po. O, na-vlog ko si Tatay Jaime. At ito ngayon, may mga nagmi-mission sa aking comment section na si Tatay Jimmy raw ay ginagamit ko para kumita ako. Oo. Kaya dito ako ngayon nanggagalaiti. Kaya gumawa ako ng ganitong video upang iparating ko sa kanya ang adikain ko para kay Tatay Jimmy at adikain ko sa sarili. Oo. Kasi nanggagalaiti talaga ako mga mahal kong viewers, mga ka-snipe po sa message na nabasa ko sa aking comment section. Diyan sa ano, yung binlog ko sa kay Tatay Jimmy, na diyan sa aking ano, YouTube channel mga ka-snipe, Archer Sniper Vlog, bisitahin niyo po. Kaya nanggagalaiti ako, instead na magbuhat ako ngayon para sa kalusugan ko dahil alam niyo mga ka-snipe ako, muntik na akong madali noong 2011. Oh, dahil sa bisyo-bisyo, inom-inom na yan. Kaya ngayon na si Sniper nagbago na. Kaya every day ko dapat ano, magbubuhat ako para sa kalusugan ko. Pero hindi ako nakapagbuhat ngayon dahil sa iyo tol, sa iyo mga messages mo na nanggagalaiti ako. Gusto ko pipitin ko yung ulo mo eh. Pasensya na kayo mga mahal kong viewers, mga ka-snipe. Kung nanggagalaiti ako sa harapan nyo ha. Dahil sa comment kasi nung isang viewers na si Tatay Jaime raw ginagamit ko para pagkakakitaan ko. Hoy, Gonggong. Para sa iyong kalaman kahit maliit lang yung sahod bilang isang security guard ha. Kaya hindi ko pagpapalit 'yon. Ah. Kuntento na ako sa minimum wage ko na 537 sa loob ng 8 hours. Tapos binigyan pa kami ng OT, 4 hours. Hindi, abot rin 900. Okay na yon, sapat na yon para makatulong din ako sa mga taong kalye natin na yung binibigyan ko ng mga food pack or grocery dyan kung namimigay man ako. Galing yun sa pinaghirapan ko, gunggong ka. Sarili kong kayo dyan. Ha? Pinagtatayuan ko yan sa store na aking pinaglilingkuran upang kumita ako at mapamahagi ko sa ating mga taong kalye na nagugutom. Ah, tingnan mo yung mga previous ano ko dyan. Kung may isang tao akong binlag na nasa gobyerno na sikat para sisikat ako at kumita. Baka yung iba dyan, baka ikaw, baka isa ka sa sinasabi ko. Ha? Hindi, wala akong binablog dyan ng mga sikat na tao. Ang ibinlog ko dyan, mga mahal kong viewers ha, at ikaw nagunggong ka ha, yung mga taong kalye, mga kababayan natin na naghihirap dyan sa kalye na, na walang matirahan, walang sapat na kakayahan upang makapagpatayo ng bahay, kaya dyan lang sa kalye natutulog, yan ang binibigyan ko ng pagkain, gunggong ka, na-high blood ako sa'yo, pasensya na ha? Nanggagalaiti ako sa'yo talaga ha? Burahin mo yung ano, yung comment mo dyan sa ano ko, dahil pag yan ang nakikita ko lagi, ano, pero okay lang. Ha? Dahil yun ang opinion mo, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, hindi ako magpapapikto, pero gusto ko lang makarating din sa ating mga kababayan na nanood sa yung mga YouTube, mga Facebook na yan. Ha? Na yung mga, nako, sa'yo. Brad ka ba? Tao ka ba? Tumulong lang ako tatay sa kalagayan ni tatay. Kung makita mo siguro, naku, makita nyo mga ka-snipe yung kalagayan ni Tatay Jaime. Napakawawa talaga kasi bago nag-message yung isang concerned citizen doon na tumulong din kay tatay.
Kasi may father, ang father-in-law niya na-confine po doon sa Jose Reyes. Nakita niya si Tatay Jaime. At si Tatay Jaime na ibanggit yung pangalan ko. Kaya ganun ang nangyari. Kaya nagparesyo si Tatay doon. Oo, kasi wala na makain yung matanda. Dahil alam ni Tatay Jaime, kasi libre na nagkikita kami niyan. Kasi nadadaanan ko yan lagi yung matanda na yan sa Libertad, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers. Binibigyan ko talaga yan ng pagkain bago ako papasok sa trabaho. Kasi yung kaligayahan ko, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers, bago ako pumasok ng trabaho bilang isang security guard, dumadaan ako sa Jollibee, bumibili ako ng isa pa. Oo. Para pag may nadaanan akong mga kababayan natin sa kalye na nagugutom, binibigyan ko bago ako pumasok ng trabaho. Tapos, or tuwing di off ko, yun ang ginagawa ko, kaligayahan ko na magdala, binibigay ako ng mga pagkain dyan sa bangki-bangkita para sa taong kalye natin. At hindi ako nagbablog para sumikat, kasi yung iba dyan, hindi naman sinisiraan ko si BBM, ha. Binablog ngayon ng mga ano dyan, eh. BBM, masikat na, no? Ako, hindi ako nagbablog ng ano, kasi hindi ako sikat, ha. At saka, nasa inyo yan kung pasikatin yung ako, ha. Ha, ikaw, gunggung ka ng, ako, kung hindi lang ako professional na security guard, gunggung ka, dudruging kita. Ha? Pero nandito pa rin sa isipan ko yung maximum tolerance namin, kasi ano kami, disiplinadong gwardiya kami, ha? Under krami ano kami, policy. At saka may kinakandak yung sosya sa amin about the maximum tolerance o paano mag-handle ng isang security sa isang sambayanang Pilipino. O kung sino yung kaharap namin, o anumang mga trahedya, o anumang mga komosyon, kailangan gagamitin lagi namin ang tinatawag na maximum tolerance. Kaya kung wala yan ngayon sa isip ko, hahanapin kita kung saan kang lungga ngayon, gunggung ka. Ha? Sorry mga mahal kong viewers, ha, kung nakapagsalita ako ng hindi maganda sa harapan nyo ngayon. Then, instead na magbuhat ka ako ngayon para sa kalusugan ko, dahil di off ko ngayon, hindi ako nakapagbuhat dahil gumawa ako ng video na to para malaman mo na ako'y nanggagalaiti sa iyo. Pero mamaya mga ka-snipe, ha, ibahin ko yung ano. Dahil si Ma'am Sato pala, para sa inyong kalaman mga ka-snipe, mahal kong viewers, isa siyang ano, tatakbo siyang congressman ng Pasay. At tumawag po siya sa akin kahapon dahil nakita nga po niya yung video ko na in-upload sa aking YouTube channel na sa kalagayan nga po ni Tatay Jaime. At siya ay tumawag sa akin na siya raw ay tutulong. Salamat naman. Salamat naman. At may isang mabutihing Ma'am Sato ngayon, Jocelyn Sato, na tutulong sa atin sa pag-rescue kay Tatay Jaime. O sana naman na wala ng ano, mamaiting kuminto dyan para sa pagtulong namin kay Tatay Jaime, lalo-lalo na ngayon kasama ko si Ma'am Jocelyn Sato ng Pasay. Tatakbo siya bilang congresswoman ng Pasay. Sana hindi nyo mabigyan ng maitim na kahulugan ng aming pagtulong. Kasi ako nga eh, baka bibigyan talaga yan nila Ma'am Sato ng ano, pero pabayaan natin sila, at least tayo may pakita natin kay Tatay Jaime na tinulungan natin siya sa abot ng ating mga kaya. Isang security guard at isang congresswoman nang tumulong sa kanya. O saan ka pa? Di ba? Kaya ikaw bro, kung ano man yung tingin mo sa aking pagbablog tungkol kay Tatay Jaime na ginamit ko lang si Tatay Jaime at sinabi mo pa na kasabwat ko si Tatay Jaime upang kumita kami, nagkakamali ka bro. Dahil sa totoo lang ako, kontento na ako sa kinikita ko. 975 a day. Ha? Yung minimum ko,
537 plus overtime ko na 4 hours kaya umabot ng 900 plus. Ha? At ang sobra nga niyan, mga mahal kong viewers, para sa iyong kaalaman ha, ikaw na nag-comment ng karumaldumal sa aking comment section na parang hindi ko matanggap pero tinanggap ko na lang dahil kaya ko pa naman i-handle yung mga ganong sitwasyon. Mali ka bro. Ha? Dahil sa lahat ng binablog ko, wala akong pinapasikat. Binlog ko lang yan dahil ginawa ko yung dokumento. At least kung mawala man tayo sa mundo, yung mga video nila na naka-upload dyan sa channel ko, nandyan makikita ng sambayanang Pilipino na ganun pala si Sniper. Kahirap. Kasi ang binibigyan niya, yung mga taong mahirap lang, mga taong kalye. Eh kayo, yung mga binablog nyo, mga congressman, presidente, kung sino man yung mga sikat na mangkukutong dyan, mangkukutong, mga malalaki ang bulsa sa gobyerno, ako, o diba? Pinapakita ko lang sa inyo mga mahal kong viewers, mga ka-snipe, yung mga taong bayan natin na nanahira, naghihirap, na nakatira sa kalye na walang kakayanan na bumili at mangupahan ng sarili nilang tahanan. Ha? Kaya kayo dyan, mamasa na sa gobyerno naman, please naman, ha? Kung pwede naman na tulungan nyo, tulungan natin yung mga taong bayan natin. Oo, wag yung sarili natin, yung pinapalaki natin, yung bulsa natin dyan. Upang kumita lang tayo. Ako nga eh, yung kinikita ko 900 ano, sinishare ko pa sa mga taong kalye natin. Dahil natutuwa ako eh, pag may nabigyan akong mga taong kalye natin na nagugutom dyan, pag napakain ko, kahit isang food pack lang, isang pack, masaya na ako. Oo, kahit paano nakatulong tayo sa panandali ang gutom nila. Oh. Tapos ngayon, pag-isipan mo pa ako na ano, gunggung ka na ginagamit ko si Tatay Jaime upang kumita ako? No! Kung gusto kong kikita ako, yung sahod ko, iniipong ko na. Hindi ko na binibili ng mga ano, grocery o food pack para sa mga taong kalye natin, para sa iyong kalaman, Brad. Ako, nanggagalaiti ako sa iyo. Pag nakita ito ng personal rito, ha? Ha? Iipitin ko yung liing mo. Tarantan. Nako. Nako. Mamaya nga pala mga ka-snipe ha. Kasi pupuntahan namin si Tatay Jimmy. Kasama ko si mabutihin nating tatakbong congresswoman ng Pasay, si Jocelyn Sato. Si Ma'am Jocelyn Sato. Ngayon pa lang Ma'am Jocelyn, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Dahil tinawagan mo ako upang i-rescue natin si Tatay Jaime sa Jose Reyes Hospital mamaya, alas 2, kaya antayin ko ma'am ang tawag niyo uli upang matuloy tayo sa pag-rescue kay Tatay Jaime. Kasi yung mga ka-snipe, mga mahal kong viewers, nasabi ho ni Ma'am Sato, Jocelyn Sato, kung po pwede daw, ilipat niya si Tatay dito sa Pasay. O kasi dito sa Pasay District ko, si Ma'am Sato, dito raw niya ililipat sa Pasay Hospital. Kaya ako'y natutuwa sa ginawang akbang ni Ma'am Sato para kay Tatay Jaime. At least kahit papano may pinanghawakan na tayong fair cent na matulungan talaga si Tatay Jaime dahil sa kay Ma'am Jocelyn Sato. Tatakbo siya na isang congresswoman ng Pasay, mga ka-snipe. Suportahan po natin si Ma'am Jocelyn Sato, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers, dahil nakikita ko sa kanya ngayon. Kahit hindi pa kami nakita sa personal, mga ka-snipe, may mabuting loob talaga si Ma'am Sato. Dahil kita mo, yung video lang niya na in-upload ko ang nakita niya, pero agad siya gumawa ng paraan na makontak ako. Ayun, kahapon nag-usap kami. Tinawagan niya ako ng personal sa aking number at nag-usap mo kami, at yun ang in-offer niya sa akin na i-assist ko siya mamayang alas 2 upang makarating kami sa kinaroroonan ni Tatay Jaime sa May Jose Reyes Hospital, mga ka-snipe. Kaya abangan nyo yan, mga ka-snipe, kasi i-update ko kayo lagi sa kalagayan ni Tatay Jaime hanggat ako'y nandito pa sa Manila. Kasi mga ka-snipe, by the next month siguro ako'y magre-resign na bilang isang security guard at ako'y manirahan na lang sa aming probinsya, sa Mindanao. Oo, ako'y uuwi na at baka magtanim na lang ako rin ng kamuti. Habang nagtatanim ako ng kamote, i-vlog ko yan. At dyan, makikita yan ni Gonggong
Kung ano na naman yung i-comment niya, baka sabihin na naman niya, nagtatanim ako ng kamote para kikita ako. Gunggong ka, kikita talaga ako kasi nagtatanim ako ng kamote. Di ba? Pero huwag mong sabihin na binablog ko si Tatay Jaime para kumita ako. Kalayan mo yun mga ka-snipe, ang sabi pa niya sa comment, magkakulibs daw kami ni Tatay Jaime para kikita kami ng pera. Bah, bakit? Ano ba si, ano, si Tatay Jaime? Binablog ko lang yung kalagayan niya ngayon dahil ang gusto kong mangyari, may mga ibang tao dyan na malalaki, may kakayanan, kagaya ngayon ni Ma'am Sato, na may kakayanan at sapat na pera na maibigay financial kay Tatay sa medical ano ni Tatay. Ha? Diba? Kasi may malubang sakit talaga si Tatay, ano? Tatay Jimmy. Eh, yun lang ang ginagawa ko ngayon, na matulungan si Tatay Jimmy, mga ka-snipe. Kasi sa edad niya na 65, alam ko mga ka-snipe, hindi na naabot si Tatay ng 100 years sa kalagayan niyang ganun. Kasi mga ka-snipe, yung sakit ni Tatay Jimmy, hindi basta-basta may tubig ang kanyang puso at baga. Tapos, number 2, namamaga ang kanyang atay. Hindi ko alam kung ano, saan ang gagaling o ano ang dahilan sa pamamaga ng kanyang atay. Dahil hindi ho ako doktor. Basta pinabasa ko lang yung ultrasound ni Tatay Jimmy doon sa isang doktor na dahil sila ang nakakalam kung ano yung mga nakasaad doon. Yun nga ang sinabi sa akin at pinaliwanag ng doktor na namamaga ang kanyang atay at may tubig ang kanyang baga at puso. Kaya nahihirapan ngayon si Tatay sa paghinga, mas lalo na pag humiga. Kaya ang sabi ng doktor, hindi mo na siya higa. Kailangan lagi siyang nakaupo habang natutulog. Ah, ngayon mga ka-snipe, ang kalagayan ni Tatay na sa ano siya o si Reyes Hospital at siya ay natutulog na nakaupo sa pamamagitan ng wheelchair. Oo. Kung sino man sa inyo dyan yung gustong tumulong, dahil ako ho yung mga ka-snipe, hindi ko gawain na maglagay ako dyan ng number ng Gcash ko na dito nyo ihulog ang tulong nyo para kay Tatay Jimmy. Hindi. Kung gusto nyo tumulong, tulong kayo ng personal, puntahan nyo si Tatay Jimmy. Oo. Kung gusto nyo, kung hindi nyo alam kung saan, i-message nyo ako para mabigyan ko kayo ng tamang daan papunta sa kay Tatay Jimmy kung nasaan siya. Kasi ako may personal contact ko ako noon. Yung sinasabi ko niya si Bun, isang mabuting tao. Saludo ako sa iyo, Bun. Sana gagaling na yung father-in-law mo at makalabas na kayo dyan. Isa siyang concerned citizen mga ka-snipe, teenager siya, na nag-mission sa aking Facebook page para matulungan si Tatay Jaime. Dahil siguro nakikita rin ni Bon ang aking mga ginagawa na pag mayroon kailangan ng tulong talaga, pinupuntahan ko. Pupuntahan ko talaga yan sa abot ng aking makakaya. Basta ako'y libre. Maliban lang pag ako'y on duty, hindi talaga po pwede muna. Kaya bibigyan ko yan ng sapat na oras or tamang panahon upang mapuntahan ko. Kaya yun nga, nung pag-text niya, nung gabi na yun, hindi ako nakapunta agad, kinabukasan pa nung pag-off duty ko, saka pumunta doon sa kinalalagyan ni Tatay Jimmy, mga ka-snipe. Oo. Kaya sana naman na suportahan nyo ang aking pagsuporta kay Tatay Jimmy. At kung sino man sa inyo yung gustong tumulong kay Tatay Jimmy, personal na ako kayong pumunta doon. Oo, pero mamaya, kung ma-rescue man namin si Tatay Jaime, kasi yun nga ang usapan namin ni Congressman Jocelyn Sato ng Pasay, kung madala namin siya rito sa Pasay, i-update ko pa rin kayo. Kasi yun nga ang sabi ni Ma'am Jocelyn na dadalhin raw niya rito sa ospital ng Pasay at dito raw niya ipapakumpayin si Tatay Jimmy. Kasi si Ma'am Sato po, isa ho siya sa nagsusubaybay sa pagbablog ni Tatay Jimmy. Kasi si Tatay Jimmy po mga ka-snipe, may channel po siya, Tatay Jaime Vlog. Oo, isa ho siyang BBM supporters mga ka-snipe. Sa ngayon, hindi si Tatay nakapag-vlog dahil sa maluba niyang sakit at humihingi siya ng inyong suporta. Panoorin niyo yung aking video sa kay Tatay Jimmy. May mga panawagan siya doon na pinaabot sa pamamagitan ng aking pag-video sa kanya na siya ay humingi ng tulong kung sino man sa inyo yung gustong tumulong sa kanya. Dahil ngayon daw ang tamang panahon at oras na humingi siya ng tulong sa inyo. Oo, kung sino man sa inyo dyan, yung may mga gustong tumulong, yung sinasabi ko nga,
Kaya na ho, bumunta sa ano, sa personal na kinalalagyan ngayon ni Tatay Jimmy hanggat hindi pa namin na-rescue ni Mama Congresswoman Jocelyn Sato, dahil ang sabi niya, alas dos kami magkikita sa Pasay. Oo, pagkatapos noon, pupunta namin si Tatay Jimmy doon sa Jose Reyes Hospital para mailipat dito sa Pasay Hospital, mga ka-snipe. At yun lang po, mga ka-snipe, ang aking maipaabot sa inyong mensahe ngayon tungkol sa kalagayan ni Tatay Jimmy at saka sa ipinaabot kong mensahe doon sa nag-message sa akin na hindi kaganda-ganda pakinggan at basahin. Ay, naku sa iyo, idol ha, idol ba kita? Hindi kita idol kasi wala akong idol na kagaya mo na nag-iisip ng hindi maganda sa mga taong tumutulong na ganun ang sasabihin mo. Gagamitin ko, ginagamit ko si tatay o nagkakasambuat kami ni tatay para kumita. Kakasambuat mo yung ganun, nandun na nga sa ospital eh, hindi na nga makapag, hindi na makatayo ng maayos yung matanda eh. Gusto mo gigigil talaga ako sa'yo. Hindi ako napagbuhat na yun para sa kalusugan ko dahil ginawa ko tong vlog na to para malaman mo na ako'y nanggagalaiti sa'yo. Pasensya na, Congressman Sato, ha? Baka high blood ako pag nag-uusap tayo mamaya, ha? Pasensya na, ha? Kasi matagal mga wala yung high blood ko. Oo, na-high blood ako, pero... mamaya-maya, gagawa ako ng pagkain na gamot sa high blood. Ano ba yung gamot sa high blood, mga mahal kong viewers? Kasi na-high blood ako sa isang viewers natin na nagmimisis nga sa akin ng ganun. Na ginagamit ko raw yung matanda na nandun na nga sa bingit ng kamatayan dahil hindi na makahinga. Ginagamit ko pa raw para kumita ako. Nagka-connives na kami nung matanda. Yun ang kuminya. Kaya ganun, init yung ulo ko sa kanya ngayon. Hindi lang naman siya. Marami sila na nagtitik sa akin ng ganun. Ginagamit ko raw yung matanda. Gumawa raw kami ng script na ganun para kumita. Hindi to script. Hindi ako nag-upload sa aking channel ng scripted. Gusto ko live, totoo, totoong kaganapan sa buong mundo, sa ating sambayan ng Pilipino. Ha? Kung ano man yung makita ko dyan, kung ano yung masagap ng aking video, hindi ko, hindi ko kinukunive yan, na-upload ko yan. Yung ayon lang sa pawang katotohanan na nakikita at nasaksiyan ni Archer Sniper. Hindi ako yung taong scripted, hindi kagaya ng mga iba dyan, nag-i-script para kumita, ha? Ha? Huwag mo akong igaya sa kanila, ha? O sa inyo, sa iyong mga ano dyan, ha? Na-script, ha? Mga scripted, ha? Si Sniper, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers. Actual ito na ginagawa ni ano. Kaya yung mga edit-edit ko dyan, walang puro paganda, dire-diretso to, kasi gusto ko live. Ayaw na mga edit na yan, mga script na yan. Sa daming mga dyan, para kumita lang, nag-i-script para mapaganda yung kwento, mapaganda yung video. Sa akin, kahit hindi maganda. Basta, yun ang totoo. Ano nga yung masasabi mo? Kupal ka. Pasensya na, napagmura ako, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers. Nang gagalaiti lang talaga ako nyan. Oo. Kaya mamaya, Ma'am Sato, tuloy kayo. Magantay po ako, ma'am, sa inyong message kung anong oras ho kayo darating dyan sa ating pagkikitaan mamaya para ma-rescue natin si Tatay Amy. Maraming salamat, mga ka-snipe, sa inyong panunood. At sana ho, suportahan nyo lagi ang aking advocacy na tumulong sa mga taong kalye. At kahit sino man dyan na dapat nating tulungan, ayun lang sa abot ng ating makakaya, mga ka-snipe. Huwag nyo akong pilitin na magnakaw ako para makatulong ako sa mga wag. Dahil gagawa tayo sa tamang paraan lang. Ha? Yung iba dyan, huwag kayo magpalaki ng bulsa nyo na pang sarili nyo lang. I-share nyo rin sa taong bayan natin yung mga kinurap nyo dyan. Nako. Pasensya na, mga ka-snipe, mga mahal kong viewers, ha. Ako'y magpapaalam muna sa inyo kasi ako'y maliligo pa kasi umiinit yung aking ulo. Pag na ibalik yung mga black sa akin.
Oo. Oh, ang gagalaiti ako. Hindi ako nakapagbuhat. Dahil sa ginawa mo sa akin. Gunggong ka. Mamaya, mapag-isipan mo na naman. Nagigagamitin ko na naman si Ma'am Sato. Ako knives ko para kumita kami. Uy, maraming pira si Ma'am Sato. Ha? Ah, maraming pira yan si Ma'am Sato. Kaya nga tatakbong congressman eh. Para yung mga pera niya, ano, pamimigay niya yan sa mga taong kaldi dyan, sa Libertad. Ang dami natulungan si Ma'am Sato dyan. Oh, Miss Jocelyn Sato. Oh, para sa distrito ng Pasay. For congresswoman. Kinakampanya ng ita, ma'am, kasi nakikita ko sa iyong pagkatao, kahit hindi pa tayo nagkita ng personal, na may mabuti kang loob. Oh. Kasi hindi mo naman ako kilala na ano, pero niyaya mo ako, natulungan natin si Tatay Jaime, di ba? O dyan pa lang, makikita mo na isang sincere, yung isang tao na tumulong sa kapwa. Tao niya na naghihirap ngayon, lalo na sa kalagayan ni Tatay Jaime. Oh, hanggang dito na lang mga ka-snipe at subaybayan nyo ang aking susunod na video para sa updates sa kay Tatay Jimmy o Tatay Jaime at kasama si Congresswoman Jocelyn Sato. Bye-bye!